Zion din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa aming para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nangingingain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi din dadanas na matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y iyahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sebini sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok
pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na lang tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ng sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkalupig. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y makikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsisikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga at sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito,
ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng anak at manggilalas kayo kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay. Gayun din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humatol kanino man ang ama, ibinigay niya sa anak ang kanyang ang buong kapangyarihang humatol pa upang parangalan ang lahat ng tao. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking balita at nanalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, dumating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyong itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ang lahat na masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Para ho maintindihan natin ang ating ebanghelyo ngayon ay magandang balikan natin bilang karugtong ng ebanghelyo kahapon. Si Jesus ay nagpagaling ng isang taong 38 taon nang may sakit. At yung taong ito ay isinita ng mga Hudyo dahil yung taong pinagaling niya ay may bitbit yung kanyang banig o yung kanyang higaan. At siya isinita at sinabi, bawal yan ha, sa araw ng pamamahinga. At ang sagot ng taong pinagaling, sabi ho nang nagpagaling sa akin, bitbitin ko daw ang aking higaan. At nung tinanong siya, anong pangalan at sino nagpagaling sa iyo? Sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga, hindi humasagot ng lalaki. Hindi niya kilala yung nagpagaling sa kanya. At nung nagkasalubong ulit sila sa templo, sinabi niya, Jesus yung pangalan. Nakilala niya si Jesus. At sa ating ebanghelyo ngayon ay hinarap si Jesus sa mga Hudyo kung bakit siya nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Pero si Jesus ay ginamit niya ang pagkakataong ito para turuan ng mga tao tungkol sa mabuting balita. Ginamit yung pagkakataong ito na ipakilala kung sino siya. Kasabay ng kanyang kababalaghang ginawa at kabutihang ginawa niya sa isang tao may sakit, sa pagpapagaling sa isang tao na matagal nang may karamdaman, ang kanyang ngayong pagpapahayag ay may kerugtong nagawa. Ipinakilala niya kung ano ang misyon niya, kung sino siya, ipinahayag at nagpakilala para sa gayon ang makarinig sa kanya ay manalig at maniwala.
Kaso lang, alam naman natin ang kwentong ito. Sa kabila ng kanyang pagpapahayag at pagpapakilala, para tayo ay maniwala sa kanya, ang mga nakikinig sa kanya ay maniwala sa kanya, anong nangyari? Anong response nila? Hindi sila naniwala kay Jesus. Pinagtangkaan na nila si Jesus na patayin. Maganda rin po no sa atin bilang Kristiyano, sa kabila ng pagpapakilala ng Diyos sa atin, sa kabila ng pagnanais ng Diyos na ipakilala kung sino siya, para tayo ay pumasok sa isang ugnayan sa Kanya, nakikinig ba tayo sa Kanyang pagpapakilala? Nakikinig ba tayo sa Kanyang mga salita? Nais din ba nating makilala si Jesus? Kaya maganda rin noon sa ating padalakbay na ito sa panahon ng Kwaresma. Hindi lang natin ginagawa yung mga tradisyong nakasanayan natin. Pero sana ang lahat ng ito ay magdala sa atin sa mas malalim na pagkilala kay Jesus. At mula sa mas malalim na pagkakilala, tutungo tayo sa mas malalim na ugnayan at pagmamahal sa anak ng Diyos na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa atin. Makilala natin si Jesus. Kaya maganda hilingin din natin ang grasyang ito na sa ating panapaglalakbay sa panahon ng Kwaresma, hindi lang tayo abalang-abala sa ating mga gawain, kundi sana hilingin natin din sa Panginoon na at ibulong natin sa Kanya, Panginoon, gusto kitang makilala. Gusto kitang makita. Gusto ko marinig ang iyong aral at turo. Gusto kong makilala ang iyong buhay, ang iyong aral. Gusto kitang makilala, Panginoon. Yung lalaki sa Ebanghelyo kahapon, hindi niya kilala si Jesus. Nalaman na lang namang niya yung pangalan pagkatapos siyang makasalubong ulit sa may templo si Jesus. Sana sa atin bilang Kristiyano, naisin natin na mas makilala si Jesus. At sa ating mas malalim na pagkakilala sa Kanya, ang ating pananampalataya ay mas lalong lumalim at lumago. Ang bunga ng pagkakilala natin kay Jesus ay ang buong pusong pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya ho, ito po sana yung ating hilingin sa panahong ito ng Kwaresma. Makilala si Jesus, mahalin si Jesus, lumalim ang pananampalataya natin. Amen. Sitayo na po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hilingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ang ating itugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Para sa Santo Papa, ang minamahal na si Francisco, itinalaga ng Diyos bilang kahalili ni Pedro at ministro ng mga kawan ni Kristo upang siya ay laging mapuno ng kaalaman, kasiyahan, at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ng kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat na nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ating nawang masunda ng halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin.
Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas at sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Ang lahat po inanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang Daan ng Krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo.
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 6:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.